Yo, what's up guys? Kumusta kayo dyan? What's up brothers? Okay, sa video na to, medyo nakuha yung pansin namin dito dahil masyadong interesting, no? Lalo't makikita nyo sa kanyang views. Pati sa title niya, makikita mo yung pinamagatan niyang most awkward moment in Philippine TV. Hindi ko pa napapanood din, no? Sinabi lang sa akin ni Thor. Tignan natin, panoorin natin kung ano nga ba yung mga awkward moment. Ito ay Di Umano TV to eh. What's up? Bukan natin panoorin. Wawawin! Narito ang mga Di Umano'y ilan sa pinaka-awkward na sandali sa Philippine television. Isa si Alma Moreno sa mga celebrities na pinasok na ang mundo ng politika. Noong 2016, tumakbo ito sa pagka-senador. Ngunit sa isang interview ni Karen Davila, mukhang hindi inaasahan na tatanungin siya tungkol sa kanyang plataforma. Kaya imbis na nakatulong ang TV exposure na ito para sa kanyang kandidatura, tila nagisa siya sa sariling mantika. Isa sa mga tinanong sa kanya ay kung paborito sa pagsasabatas ng Reproductive Health Bill. At ang kanyang sagot? Na? Oo na. Obvious naman na napilitan na lang siyang sumagot ng oo. Yes in yes. All forms or yes with reservations? Yes with reservations. At nang tanungin kung kahit yung ano reservation, ang solusyon niya sa lumulubong populasyon lalo na sa mga mahirap, narito ang kanyang naging sagot. Kailangan lagi bukas ng ilaw na ito. What? Ano daw? Ano yung family planning, kailangan laging bukas ng ilaw para ano yun? Para iwas bakbakan. What? Kakambal na yata ni Rosana Roses ang maraming kontrobersiya. Pero sa pagkakataong ito, buong show ang dinamay niya dahil sa mga maanghang na salitang binitawan niya sa mga guro. Eh bakit naging Jose Protasio Rizal? Sagutin mo nga. Patay. Murahin mo yung teacher mo, ha? Ako, minura ko teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oh, grabe. Oo, walang nga yung mga teacher na yan. Hindi sinasabi yung totoo sa akin, eh. Ikaw, taga-Rongka, hindi mo alam. Kayo, mga kabataan, huwag kayong makukontento sa itinuturo ng libro at ng teacher. Magtatanong po kayo, hindi masama iyon. Oo, dahil ang mga teacher, they were just repeaters. Tinuturo nila kung anong naturo sa kanila. Hindi na nila itinuturo kung anong gustong malaman ng mga bata. Sinubukan pa itong itama ni Vice Ganda pero mukhang huli na ang lahat. Sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga naging guro ko nung unang-unang... Grabe yung itsura dyan ni Vice Ganda, you know, sa ngayon. Ito awkward talaga to. Ito ang isa sa mga awkward moment pag napanood ni Vice Ganda to. Grabe. Awkward to, no? Pag nagkita yung kasalukuyang Vice Ganda at yung nakaraang Vice Ganda, yun ang mga... Gati yan, no? O, di ba? Parang awkward. Yung mga awkward moments. Beses pa lang ako nag-aral hanggang sa natapos ako kasi napakahuhusay ng mga naging guro ko. At gusto ko lang sabihin na ang mga guro ay mga tao rin naman, nagkakamali rin yan, di ba? At kaya wag nating lahatin. Meron sigurong may mga gurong nagkamali, pero napakarami rin namang gurong mahuhusay, lalo na sa Pilipinas. Dahil sa mga nasabi ni Osang, kaliwat ka ng batikos ang inabot nito kahit pa nag-public apology na siya. At ang pinakamalala, nasuspindi pa noon ang showtime ng MTRCB. Kaya't pansamantalang pinagkakalang magpasika. And speaking of showtime, sinong makakalimot sa awayang Vice Ganda at Tado matapos na tila mapikon si Vice sa quotes na nakasulat sa t-shirt ni Tado na dibali ng magnakaw kesa mamakla. May problema ka ba sa mga bakla, Tado? Tila nag-init agad ang ulo ni Vice Ganda at sinabing maraming nakukulong sa pagnanakaw pero walang nakukulong sa pagpatol sa bakla. Walang nakukulong sa lalaking pumapatol sa bakla. Tandaan mo. At ang mga tunay na bakla di umano ay ang hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Ang lalaking hindi marunong natanggapin ang katotohanan ng buhay ay ang totoong bakla. Tandaan mo yan. Hindi naman nagpatinag noon si Tado sa pang-aasar. Ang mga gipit sabading kumakapit. Kumapalag pa si Tado eh, no? Ikinapikon pa ito lalo ni Vice Ganda at sinabing Tado, kung mukha lang rin naman ni Tado ay walang baklang magpapakapit. Kung ganyan ang itsura, walang baklang magpapakapit. Tama, Tado? Okay. Hindi ako nakikinig eh. Hindi ka talaga marunong makinig kasi bastos. Pasok din sa ating listahan ang isa pang controversial na host na si Willie Revillame. Sa palabas niya noon sa ABS-CBN na Wawawi. Umani ng batikos noon si Willie matapos niyang patigilin ang live coverage ng libing ni dating Presidente Cory Aquino habang siya ay nagsishow. Hindi naman sa ano, kasi hindi siguro maganda tignan, pinapakita niya, nagsasaya kami.
tapos pinapakita yung... Oo. I don't think na dapat ipakita yan, management. Eh, may hirapan ako magsalita rito, napapasaya ako. Nakikita ko yung ano ni Matita Cory. Sana pakitanggal naman muna yan. Sabagay, no? Tapos nagigiling-giling yung mga babae dyan, eh. Oo, logical. Tama yung ano ni Willie, no? Punto niya doon, yung stand niya. Oo, kaya siya natanggal dati. Pero tama lang na magkaroon siya ng pride sa ganong... Ganong week. Eh kahit sino naman siguro, eh kahit siguro kayo, eh, no? Kung meron kayong kamag-anak. O gusto nyo ba yung ano, yung may patay kayo tapos may mga gumigiling-giling sa inyo? Giling-giling, giling-giling, igiling nyo na matunaw ang taba. Giling-giling, giling-giling, hayaan yung mata. Diba medyo awkward talaga yun, awkward yun. To, tama si Willie dito. Sa ating ama traffic, kasi... Kung ganyan, pakita na lang natin yan. Kasi nagsasaya kami dito tapos masakit sa akin yan eh. Nagsasayot ako dito. Yan, please. Sana maintindihan nyo. Nagsasaya kami na, papakita nyo sa amin yung ang... Di ba? Hindi tama eh. Okay? Di ba? No, bakit? Hindi maganda ho sa atin. Nagsasaya tayo, pinapakita yung kabaong ni Tita Cory. Di ba? Paano kami mapagsasaya? Nahihirapan kami. I'm sorry ha, pero... Oo, oh, mahirap talaga yun, no? Yung magsasaya ka ng Juan, may kabaong sa harapan mo. Ako, totoo ko eh. Dahil sa kanyang mga nasabi, pinutakti ng batiko si Willie at pinagbantaan pa ng NPRC. Mamaya sabihin pa ng ibang tao, ano ba yan? May patay tapos nagsasaya kayo. Oo, oh, yung show ni Willie, hindi naman pwedeng luksaan at iyakan yun. Si wawawin nga yun, you know? E di dapat pag gusto nilang may patay, wawalus dapat. Wawalus. Asuhan ito dahil sa kanyang pangit daw na pag-uugali na pinakita sa TV. Sumunod na araw ay humingi naman ang pasensya si Willie pero idiniin pa rin ito na tama ang kanyang ginawa dahil hindi naman daw akma na sumasayaw sila ng giling-giling habang pinapalabas ang lamay ng dating presidente. Tawa kami, nagpapasaya kami. Gusto niyo ba mas magalit sa amin ang sambayanan? Yun, kaya nagsasaya kami, patay ang ating mahal na presidente dati. Hindi ho tama yun. Huwag niyo kagagalit dyan. Tama, magalitan mo yung mga amo mo. Alam ng Diyos at alam ng management. Saan nakakita ng empleyado pinagalitan yung mga amo? Kinakatakutan. Hindi ako nahihiya sa ginawa ko dahil tama ho ang ginawa ko. Pagkatapos nito, ilang linggo ring nawala sa show si Willie Revillame. Taong 2007 naman nang sumiklab ang network war sa pagitan ng ABS-CBN at GMA dahil di umano sa dayaan sa TV ratings. Halos level na noon ang popularidad ng ABS at GMA, kaya naman pati ang mga tao ay nalilito na rin. Ano ba gusto sabihin, nanay? Maraming salamat po sa Coke at saka sa Itbulaga. Itbulaga. Ay, sa Wawawi! Hanggang ngayon nga ay nangyayari pa rin ang mga ito, pero tinatawanan na lang at hindi na masyadong big deal. What's up, Wawawin? What's up, Wawawin? Muntik madulas eh. Pasok din sa ating listahan ang makalaglag postisong episodes na ito sa Itbulaga. Layang postiso yan. Pati postiso niya, ano na naglag? Sino yun? Uy, isit. Hindi makasalita, inalaglag yung Siyempre, mawawalan na naman ang entry ang It's Showtime. San Julian, all the way last from the City of Stars. Awkward moment din sa paborito ng masa, lalo na ng mga chismosa, ang episode na ito ng Rafi Tulfo in Action, kung saan pinalayas ni Rafi ang mismong nagre-reklamo dahil sa pamililosopo nito. Imbis sabi mo, salamat ma'am, kung gano'n, binigyan mo ako ng 20,000 na sweldo. Salamat ma'am, libre pang tulugan ko. Tapos sabi mo, ikaw naman nagsabi niyan eh. Bastos ka. Umayos ka na nga rito. Umayos ka. Pinalis si Manong eh, no? Pagdating sa balita, hindi rin mawawala ang ilan sa mga awkward moments. Paano nga ba kung tungkol sa COVID-19 ang balita, tapos bigla kang naubo? Binabantayan nila kung may lagnat ang mga pasaherong pumasok sa bansa, lalo na yung mga galing sa China. Kung saan galing yung bagong strain o uri. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Mula sa Ninoy Aquino. O kaya'y nagpabalita ka tungkol sa gyera. Tapos bigla kang ginulat. Okay kami rito partner, walang problema. Medyo may perimeter doon ang military. Sumusunod naman tayo sa kanilang...
Mukhang nagbagsak na nga ng bomba pa. Anak na tete yan, oo. Tapos biglang bumagsak yung bomba. Nag-reason out ka, may bumagsak na bomba. Yung pala, manok lang pala. Visit. Ayaw sa kanilang... Mukhang nagbagsak na nga ng bomba. Wardrobe malfunction kay Lars Pacheco, kung saan Uy! Live itong naipalabas sa National TV. At dahil hindi alam ni Kuya Kim ang Grabe. Nangyayari, hinila pa niya ito upang humarap sa camera. Pinakahuli. Ano ba yan, Kuya? Eh paano kasi ikinakaskas mo yata sa siko ni Kuya Kim eh? Imposibleng hindi ako naniniwala na hindi yun nakita ni Kuya Kim. Panunin mo magbagsak mapangahas kasi ito si Kuya Kim. Matanglawin. Kaya nakita yun ni Kuya Kim, no? Ano lang yun, tawag na to, patay malisya. No, Kuya Kim, di ba? Matanglawin. Matanglawin! Chris Aquino. Uy! Hala! Nahulog! Grabe, ang sakit naman nun. Live. Si Chris Aquino yun? At syempre, ang viral din na pagmura ni Claudine Barreto matapos na matalisod sa ASAP. Isang hapon nga sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood ng ASAP Mania Celebration. Gusto mo bang magkaroon ng part 2 ang video nito? Abay, i-comment mo na yan. What's up, madlang people? Kung nagustuhan mo ang presentasyong ito, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang... Ay, nako po. So, yun guys, yun yung mga video na napaka-awkward na panoorin. Kasi nga naman, syempre, no, ang daming nanonood sa'yo. Tapos, ganun yung nangyari sa'yo, hindi mo inaasahan. Bigla ang sisikat ng biglaan. Pero huwag kang mag-alala, no? Yun lang naman eh, mga katuwaan ng mga Pilipino. Diba? Narinig nyo naman, sabi niya, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Pati sa aming channel, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe. Kaya kung gusto nyo ng part 2 nito, kasi may part 2 siya eh, no? Ang reaction video, panoorin ulit natin yung part 2 nun. So yun guys, maraming salamat. This is Brother Hoods. What's up ulit sa inyo, madlang people? Yan. And hanggang dito na lang, maraming salamat sa pagsama sa akin. Thank you so much.